Fantastic morning! My name is Dima, dati po akong nurse. And ako naman po si William, isa po akong seaman at shipmate sa barko. So pareho po kaming dalawa na lumaki sa isang OFW na tatay. Alam na alam talaga namin kung paano lumaki na hindi mo nakakasama palagi yung tatay mo. Yes, or hindi buo yung pamilya. So right from the start nung nag-asawa po kami, nag-decide na kami na as short as possible, hindi na po ako magbabarko. So the decision was around 10 to 12 years bago kami maghinto sa pagbabarko. Ano po kami, anak ng mga OFW, naiyak ako. Anak po ako ng isang OFW for almost 30 years. Until now actually. So parang all my life, hindi ko po lagi nakakasama yung papa ko. So alam ko yung feeling, alam na alam ko yung consequences, alam na alam ko yung mga hirap na mama ko, namin, ng mga anak niya, na lumaki na malayo sa papa. Yung feeling ko na siya yung nagtatrabaho sa malayo, pero sa graduation ko, sa mga special events, special occasions, wala po siya. Yun po yung sobrang nasasaktan po ako at sabi ko, ayoko yun na ma-experience ng mga anak ko. Lumaki po ako na malayo yung loob ko sa papa ko. Hindi kami masyado talaga So yun po, yun yung gusto namin iwasan talaga at ayaw namin ma-experience. I remember before, nung nagbabarko pa si William, halos 9 to 10 months po yung contract niya. So yung natitira para sa pamilya ay halos 2 to 3 months lang talaga. Swerte na kung umabot pa ng 3 months. So na-experience ko pong manganak na wala si William, and I remember there was a time nung pinanganak ko po yung second baby namin, kinabukasan kailangang bumalik ni William sa barko. Kahit ayaw ko po, pero kailangan kong gawin. Kasi po, binigyan ako ng opportunity for a promotion. Magdodoble po yung sahod ko at that time. And it was very hard for me kasi yung kakapanganak pa lang na bata was meron po siyang infection. So hindi siya makalabas sa hospital. Also si D, meron ding pneumonia. So hindi din siya makalabas sa hospital. Yung eldest po namin at that time, meron din pong sakit. So silang tatlo po, nasa isang hospital lang, and I have to leave for Manila na. So ako po noon ay cesarean section, bagong panganak, may tahi pa. Pero since kailangan ako ng dalawa kong anak that time, pinilit ko po talaga in less than 24 hours na tumayo para mabigay yung needs ng newborn, and at the same time, mabigay din yung needs ng eldest child ko. So, na-realize ko noon na sobrang hirap pala pag ikaw lang yung mag-isa. Okay lang sana as a mother kung nahihirapan ka, pero mas pinakamahirap sa part ng mga anak ko na nahihirapan. So hanggang sa pinakilala po sa amin si ifern, by no other than our cousins, our uplines, Melanie Sumalinog and Alexis Asuncion. We are very grateful po kasi sa totoo lang, nakitaan nila kami ng potential, nakita nila na opportunity to para matulungan kami na mabuo yung pamilya namin. So I started my ifern business po just last year, and sinimulan ko po siya with the purpose na tulungan lang yung husband ko sa income namin. So I remember po before, pag naglalatag ako, daladala ko pa yung mga anak ko. So nung unti-unti na pong lumalaki yung income namin, it was a good news for my husband, and he decided na earlier po siya bumaba ng barko. Yes, yung kontrata ko sana is 8 months. Pero dahil kumikita na po si Mrs. at kailangan niya na daw po yung tulong ko, bumaba po ako in 6 months na kontrata.
Yes, and we're very happy na nung nagkasama na kami dito sa ifern, kaming dalawa na yung humahataw, mas lumaki pa po yung income namin kay ifern. And right now, we are earning 500 to 700,000 a month. And because of ifern, nagkaroon din po kami ng brand new Subaru Forester. Nagkaroon po, nakumpleto po yung bahay namin. At ang pinaka-importante po sa amin is nakabakasyon po ako ng 1 year and 4 months. Who would have thought po na sa shipmate po na malaki yung sahod, makahinto po kami with all the necessities in life, yung mga obligasyon po namin. Pero instead of mahirapan po kami kasi nandito lang ako sa lupa, nag-thrive pa po kami na ano pa po, naangatan pa po yung sahod ko na 350,000 kasi we're earning more than that. Beyond all the material things na binigay ni ifern, beyond the money, ang pinakamahalaga po sa amin ay yung makasama at kompleto yung pamilya namin. We celebrated Christmas last year, na kompleto kami. New Year, first time niya po na andito sa birthday ko, sa birthday ng mga anak ko. Our success here in ifern is impossible without all these amazing people behind our journey. To Sir Tom and Madam Kimi for creating this amazing company. At sa mga uplines po namin na sila Melix, Karshal, maraming pong salamat sa pagtulong sa amin na gawin si ifern. And of course, to our team Unstoppable Eagles, lahat po ng achievements namin ay impossible without your trust and without your support. Thank you for joining us in growing our team here in Mindanao. At maraming maraming salamat po sa ating Panginoon for helping us help other people also to earn in this ifern business. Ngayon, mahigit isang taon nang nasa lupa ang asawa ko. Hindi na kailangan bumalik ng barko, lumayo sa pamilya para lang kumita ng pera. Hindi namin inakala, sa ifern, ganito lang pala kabilis ang pagbabago ng buhay. Bago matapos ang year 2020, we're very excited to introduce to you our newest baby in Mindanao. The newest luxury car, Mercedes-Benz GLC 200. Na niminsan po, hindi ko inakala na magkakaroon kami in this lifetime. Be your choice.